sa kalsada, marami na ako nakikita mga bagong mags na magaganda. Pero may dalawa doon, napansin ko talaga na kasing talagang okay na okay. Una na rito syempre yung Racing Boy at saka yung X-Speed. Ngayon sa Facebook, nagtanong ako kung anong mas maganda, kung anong mas magandang gamitin in terms of quality, in terms of design, baga, kung ano yung mas maporma sa kanila. Sa dami ng sagot, hindi ko nang natimbang kung ano yung pinaka lumamang sa dalawa, is either yung X-Speed or yung Racing Boy. So nakapag-decide na ako. So kung ano yung napili ko, eto siya. Alright, so for now, meron na tayong rim na ano ba to? Kita nyo ba? Ayan, Union Cycle 14 inch by 1.6 tsaka 14 inch by 1.4. So ito yung usually, ito yung pangharap at ito yung panlikod. So bakit ito yung nakakuha ko na rim? So stock rim to ng Fino. Syempre quality. Kaya una kong habol talaga quality kaysa sa forma. And also ito rin yung ganito rin yung rim nung first na nakuha ko si Jello. Motor niya din, nagpalit lang tayo ng mags. So masama sa pagbabalik natin sa dating original na itsura. Kasama na yung rim set. Okay, sa una pala naman, sinabi ko na gusto kong ibalik sa dating itsura si Jello. Kaya sa dalawang tinanong ko, wala talaga ako pipiliin. Kasi may plano na talaga ako at ito yun. Ngayon, umorder ako online ng Rios or Spokes and Nipples para dito. Medyo mahirap kumanap, pero may nakuha naman na. Hintayin ko lang siya. Okay, nagyahaba-haba na naman ang buhok natin. Ngayon, yung dating nung Rios sa in-order ko, so nakatayantayin ko na lang siya. Maya-maya, nandiyan na yung papakita ko sa inyo mamaya, i-unpack natin siya. Alright, so dumating na yung price natin. So let's go! Ah, double ah. So naloko pa ako ni Shopee. Makibalat na naman ito. So, kung anong laman na ito. Yan. Right. I'm not really sure kung stainless talaga siya, pero sabi Inox stainless to. Regarding sa brand, wala akong pakialam kung anong brand to eh. Kahit naman yung iba, kasi parang yung isa, yung Yagusa ba yun, is ano lang siya, is chrome plated, so ayaw ko na. So ito, yun nga, sabi is Inox stainless. Inox, medyo lower grade siya ng stainless, ano, kapag sinabi natin Inox. Pero stainless pa rin siya. So, yun. So, ito yung gagamit ko sa rim na pinubuo ko. Alright. Another tip lang sa mga gustong kumuha din ng stainless. Para masigurado nyo na talagang stainless siya. Ito, I think, chrome lang to eh. Hopefully not. Para ma-check nyo yung kung legit na stainless siya, is yan, dikit nyo siya sa pinaka magnet. So, alam naman na to ng iba, no? So, kapag ka hindi siya nasasama, yan, katulad yan, hindi siya nasasama, legit stainless siya, check pa tayo ng ibang magnet. Ito, so yan, yung sinasabi kong rep magnet, ito yung isa. So, halos parehas lang naman to. So, hindi. Hindi sumasama. Pero yun nga, itong mga Rios, ayan, no, nawala. Yun nga, itong mga nipples, shoes pala hindi yan. So, in time talagang kakalawangin siya. Pero ito kasi importante sa akin to. So, good. Okay, well, kailangan ko nang ipakabit yung rim
have at rise natin ngayon para hindi naman tayo medyo makapos sa budget, no? Since may konti pa tayong budget ang pagkabit, samantalahin natin kaysa magsabay-sabay sila kasama yung gulong, baka kapusin tayo. Sa susunod, kakabit na lang ng gulong. So, medyo konti yung oras na lang yung kailangan natin para dun. Ngayon, magbabasa muna tayo ng mga comments natin dito sa ating YouTube. So, si MotoBistak Vlog. Sabi niya, nice info about alternative map paps. Here na scooter lover and user. Pinanood na pinindot at sumuporta para sa iyo. Pares back na lang din po. Kay MotoBistak, so salamat. So, heart natin yan. Ching! So, salamat sa panonood, sa pagsuporta. Yeah, meron na siyang 505 subscribers. At subscribe tayo sa kanya. So, shoutout also kay Junel the Great Moto. Chill lang, paps. Ride safe. So, RS. So, mga nagtataka, no? Bakit RS, RS, or yung mga sinasabi nila. So, it means ride safe. And next comment, tungkol dun sa paano mag-change all sa Mio. So, ito yung pang-beginner tutorial natin para sa mga nagsisimula pa lang sa motor, ano? At ang sabi ni Jesse Andres, well, this person is very, very active sa channel ko. I don't know, sa ibang channel din. Maraming maraming salamat, ano, sa pagsusuporta sa ating channel. In time, ibabalik ko din yung mga suporta na binibigay nyo sa akin. So, mababalik ko rin yan sa inyong lahat. So, sabi ni Jesse Andres, pa-shout out sa pusa. So, si Gray. Next comment naman galing sa subscribers or being judgmental. Ito yung video tungkol sa mga subscribers, ano. Yung iba kasi medyo judgmental nga. Panoorin yung video para malaman nyo kung ano sinasabi ko dito. Sabi ni Cha Moto Vlog. So, shout out Pop sa channel ito. Cha Moto Vlogs, shout out to this channel. So, sa mga gusto pang manood ng mga Moto Vlogs, ayan, nakasubscribe na ako sa kanya. At, please do subscribe to him also, no? So, supportahan natin ang Filipino Moto Vloggers. Cha Moto Vlog, shout out to you. And from the same video, nandito rin yung comment ni J-Max Moto. So, J-Max Moto, parang ano ah. Paps, nakadalaw na ako sa garahe mo. Ride safe or RS always. Paps, bisita ka din sa garahe ko. Paps, maraming salamat din sa pagbisita sa channel ko. Ingat lang sa pagmumotor. Alright, next comment. Ang sabi naman ni Moto Bam. So, parang kilala ko yung channel na to. No? Dalawa na ako open sa akin. Waze. Saka Google Maps. Pag talaga hindi ko alam ang lugar, mas accurate lang talaga si Google Map. Haha. Ride safe, brother. Shout out. So, shout out to MotoBam. Aray ko. Sa Google Map kasi, parang mas accurate, mas maraming detalye sa Google Map. Kumpara sa ibang navigation, kaya mas preferred ko talaga si Google Maps. And, next comment, ang sabi ni Benedict Buno. So, shoutout mo ko, sir, ha? Salamat. So, shoutout, Benedict Buno. And last comment na babasahin natin for now. Latagaw PH, sabi niya, Cargado Loads. Well, ito rin kasi yung time na pumikap ako doon sa may somewhere, Manila. Ayan, nakikita nyo. So, basahan. So, napakadami pala neto. Actually, dalawang ganun yun. So, kaya sinabi niyang Cargado. Hindi ko rin siya in-expect na ganun kalaki yun, ano. So, ayan. So, salamat doon sa nagbigay ng Sprite sa akin. So, shout out to Latagaw PH. Well, nakakabit na yung...
So, nakabit na yung rim. So, isang set na siya is rim set na siya kung tatawagin. So, ito na siya ngayon. There you are. Kaya dito, so galing sa lumang rayos niya, nagkaroon na ng mga pakat-pakat ano. Siguro, kiskising ko na lang to. So, lilinisin ko na lang ng konti. At ito rin. Ayan, galing sa lumang rayos niya. So, pinaputol ko na lang din kasi siya. Kasi, hindi ko naman siya gagamitin eh. Okay. So, nung nabuto, parang ano, parang ang liit na siyang tingnan sa personal. Nung nabuo yan, mga lihala siguro, kaya na yan. Yun nga, nung nabuo siya, parang ang liit na siyang tingnan. Kumpara kapag ka meron na siyang gulong. So, yung gulong, hintayin natin kung saan tayo kukuha.